pagpalanghap po sa ating lahat. At bago po tayo magpasimula muli, pakinggan po muna ninyo ang awit. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kang lumalapit at naninikluhod sa iyong kabanal-banalang paanan. Patuloy po namin hinihingi, O Diyos, sa mga oras na to na linisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakamali. Hayaan mo lamang aming Ama na patuloy na ang kalinisan ang pagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po at sa mga oras na ito ay patuloy po namin inaalay sa iyo ang aming gawain sa mga oras na ito, aming Diyos. Pangunahan mo lamang po kami, pangunahan mo kami, Banal Espiritu, at ipaunawa mo po sa puso at isipan ang bawat isa sa amin ang iyong mga salita, ang iyong mensahe. At patuloy po ito nawa, O Diyos, na Ikaw ang siyang maglagay sa aming puso at isipan upang ito ay magamit namin sa bawat sandali ng aming buhay dito sa sanlibutan na Ikaw ang aming kasama. Ipinaubaya po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang lahat ng ito. Kayo na po ang bahala, aming Ama, sa bawat mangyayari sa sanlibutan sa aming mga buhay. Hayaan mo na ilagay mo sa iyong makapangyarihang kamay ang lahat ng ito, o aming Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus na po ang aming samutalangin. Amen. So, muli po ay naririto na naman po tayo sa ating programa na kung saan ay pinamagatan ko nga pong The Mighty Prevailing Prayer, ang malakas at makapangyarihang panalangin. So, kung titingnan po natin, tuwing Biyernes ano po ay lagi po tayong nandito upang ipanalangin po ang lahat ng dapat natin ipanalangin katulad ng ating bansa at mga kapatiran at iba pa, may mga sakit at karamdaman, sapagkat patuloy po na kailangan natin ang pagkilos at paggalaw ng Diyos
sa buhay ng bawat isa sa atin. So, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang buksan nating lahat ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Daniel. Daniel chapter 23 verse 3. Sabi po rito, "Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and plea for mercy with fasting and sackcloth and ashes." Dahil dito, buong taimtim akong dumulog kay Yahweh, nag-ayuno ako, nagdamit ng sako at nagbuhos ng abo. So yan po yung sinasabi ni Daniel, ano po? Sapagkat, kung titingnan po natin sa mga sumunod na verses bago po ito, kaya nagawa po at nasabi ni Daniel po ito ay dahil sa nung mga oras na yon ay binabasa po niya ang kasulatan. Sa kasulatan po na kung saan ay nakasulat doon ang sinasabi po ni Propeta Jeremias sa mangyayari sa bansang Israel. Ano po? Na tatlong taon itong magkakagutom at tatlong taon na parurusahan ng Diyos ang bansa. Kung kaya, ang marugdob na pagmamalasakit at paghingi ng tulong ni Daniel ay nandoon sa kanyang puso. Kaya nung mabasa po niya ang aklat na iyon na kanyang binabasa, nung malaman po niya na merong nakaambang kaparusahan na ibibigay ang Diyos, doon po siya lumapit sa Diyos. Doon po siya lumuhod, ang sabing ganon, at isinubsob po ang kanyang ulo sa lupa upang manalangin ang taimtim. Ano po? Yung buong panalangin po. Kaya kung titingnan po natin, isang maikling mensahe lamang po ang nais kong ihatid sa inyo sa mga oras na to upang makadulog po tayo sa ating panalangin ng wasto, ano po, ng mahaba-habang oras, mahaba-habang minuto. Ipinakikita po kasi rito ang nais kong ibahagi ay ang panalangin ni Daniel. Ano po? Panalangin ni Daniel hindi para sa kanya sarili, kundi ang panalangin ni Daniel ay para sa bansang Israel. Para sa bansa ang kanyang panalangin, hindi po para sa kanya sarili. Ano po? Ang pagmamalasakit po ni Daniel ay naruroon po para sa iba. So, hindi po para sa pansarili niya. Kaya bilang tayo ay mga Kristiyano, nais po nating unawain ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, ang matandang tipan po, ang sabi nga po, sa matandang tipan, ang mga namumuno sa bayan ng Diyos ay katulad ng mga hari. So, noong time po sa matandang tipan ay ang namumuno po sa kanila ay hari, propeta. Yun ay pinangungunahan po dapat. Kung titingnan po natin yung mga namumuno sa bansa, yung mga hari, yung propeta, ang sa aming ganun, sila dapat yung nangunguna para dumulog sa panalangin sa Diyos. Yun po yung dapat. Ano po? So sa ngayon, sa atin, kasi sa Old Testament po yun, ano po? So, mga propeta ng Diyos. Halimbawa, meron kang kahilingan, dadalhin mo sa templo at doon sa templo na yon idudulog ng propeta ang panalangin. Katulad din naman po ng hari, dadalhin mo sa hari ang kahilingan at ang hari po ang siyang nananalangin para po sa kahilingan ng bawat mamamayan. So, noong mga panahon po kay Abraham, katulad po ng ginawa ni Abraham, si Abraham po ay ipinanalangin ni si Ismael ng mga time na yon. At ang Sodoma at Gomora. Bakit po ipinanalangin ni Abraham si Ismael? Kasi noong panahon na yon ay nauna dahil sa hindi nga po ang sabi ng Biblia, ay hindi nga po sila nagkaanak ni Sarah, kung kaya ang ginawa ni Sarah ay ibinigay ang kanyang katulong, ano po, kay Abraham para ito ay magkaroon si Abraham ng anak sa pamamagitan ni Agar, si Agar po yun. So si Agar po at si Abraham ay nagkaanak po at ang pangalan nito ay si Ismael. So nung time na yon ang Diyos ay nagkaroon pa rin po ng pangako. At ang sabi ng pangako ng Diyos, magkakaanak po si Abraham.
Subalit, dahil sa alam ni Abraham na matanda na siya at matanda na rin si Sarah, kung kaya ipinanalangin na lamang niya na si Ismael ay pahabain ang buhay sa mundo at si Ismael ay pagpalain. Yun naman po ay tinugon ng Diyos yung panalangin ni Abraham para kay Ismael na kanyang anak. Tinugon po yun ng Diyos. Subalit, sa pagtugon ng Diyos sa kay Abraham panalangin para kay Ismael, ay tinupad din ang pangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng anak at yun nga ay si Isaac. Ano po? So, dumating din po yung punto na si Abraham ay namagitan din po, nanalangin din po para sa kaligtasan ng Sodoma at Gomora, kung matatandaan po natin, para po sa kaligtasan ng pangkanyang pamangkin na si Lot. Kasi di ho ba, hindi nilihim ng Diyos kay Abraham nung time na yon na may plano ang Diyos na parusahan ang dalawang bansa, ang Sodoma at ang Gomora. Subalit naiisip ni Lot na kanyang, naiisip ni Abraham na kanyang pamangkin na si Lot ay naruroon sa Sodoma at Gomora. Kaya nga po nakipag-usap ang Diyos kay, nakipag-usap ang si Abraham sa Diyos na kung merong 50-15 katao na 50 katao na nananampalataya, susunugin mo pa rin ba ang Sodoma at Gomora? Subalit ang sabi ng Diyos, alang-alang sa 50 ay hindi ko susunugin ang Sodoma at ang Gomora. Hanggang sa tumawad ang tumawad, hanggang sa umabot na lamang ng 5. Ang sabi ng Diyos, alang-alang sa 5 ay hindi ko gugunawin. Ang sabi ganoon, ang Sodoma at Gomora. So naroroon po yung panalangin ni Abraham para sa Sodoma at Gomora. At mas higit na kanyang pinanalangin ay ang si Lot, ang kaligtasan ni Lot. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? Sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora, ginunaw niya ang Sodoma at Gomora, subalit ang sabi ng Biblia ay iniligtas po ng Diyos si Lot alang-alang sa panalangin ni Abraham. Kaya tayong mga magulang ay mas dapat na higit na tayo ang nananalangin para sa ating mga anak at para po sa ibang tao. Tingnan po natin ano po. Yung mga panalangin ng bawat isa, kagaya ni Abraham, yun po ay matatagpuan natin sa aklat po ng Genesis chapter 17 verse 18 at Genesis chapter 18 verse 23. Kung paano si Abraham nakipag-usap sa Diyos para lang sa kaligtasan ni Lot at para po sa pagpapala ng Diyos para kay Ismael. So yun po ang kagandahan ano po na si Abraham ay naging tagapamagitan para po sa kanyang anak at sa kanyang pamangkin. At ano pa ho, nanalangin din po si David para sa kanyang mga anak. Kung tutuusin po ng mga time na ang anak ni David ay nagkasakit, siya po ay nanalangin para sa kaligtasan o kagalingan ng kanyang anak. Kaya andun po yung pananalangin ng mga hari, ng mga lingkod ng Diyos, mga propeta ng Diyos, andun po yung pananalangin. Makikita po natin sa banal na kasulatan. Makikita po natin yun sa 2 Samuel chapter 12 verse 16 and 2 Chronicles chapter 29 verse 19. I-take off na, isulat nyo na lamang po at hindi na natin pwedeng basahin pa ng ano yan dahil hahaba po ang ating oras. Ano po? So, i-take note nyo na lamang po yung mga verses na aking sinasabi. So, yan po. Una ang nanalangin, nanalangin si Abraham. Ano po? At ang pangalawang nanalangin ay si David. So, si Abraham ang pinanalangin ay ang kaligtasan ng kanyang pamangkin na si Lot at ang pagpapala para kay Ismael. Ano po? So, si David naman ay nanalangin din naman para sa kanyang anak, sa kagalingan po ng kanyang anak. At si Job din, nanalangin din po si Job para sa kanyang mga anak. Kung titingnan po natin ang aklat ng Job sa Job chapter 1 verse 5, ay doon natin makikita na si Job ay laging nananalangin, humihingi siya ng tawad para sa kasalanan ng kanyang mga anak. At doon po ipinakikita kung papaano si Job na nananalangin sa Diyos. Ano po? At ang sumunod po, kung titingnan po natin, sa bagong tipan.
Kanina ang Old Testament po ang yung naibahagi ko po sa inyo kung sino-sino yung mga nanalangin ngayon. Noon po ano? At ngayon po ay ang bagong tipan. Ang bagong tipan ay nagbibigay ng maraming halimbawa ng panalangin para sa iba. So ano po 'yon? Mga magulang na nagsusumamo kay Jesus na pagalingin ang anak nila. So kung mababasa po natin ang New Testament o ang bagong tipan, meron doon mga magulang na lumalapit kay Jesus, ano po, sa Panginoong Jesus, upang pagalingin ang kanilang mga anak. Ilang magulang po yun? At tingnan po ninyo, tiklot nyo na lang po, Mark chapter 5 verse 22 hanggang 43, John chapter 4 verse 47 to 53. So makikita nyo po doon kung sino-sino yung mga magulang na lumapit, nagsumamo sa ating Panginoong Hesukristo para pagalingin po ang kanilang mga anak. At ang iglesia din naman po, ang iglesia sa bagong tipan ay madalas na nananalangin para sa iba't ibang tao. Halimbawa na lamang ang iglesia sa Jerusalem, nagsama-sama manalangin para sa kalayaan ni Pablo mula sa bilangguan. Kasi ng mga panahon na yon, si Pablo ay nasa bilangguan. Kaya anong ginawa po ng mga mananampalataya ay sama-pasama po silang nananalangin. Katulad po ng ginagawa natin tuwing Biyernes. Ano po, nagsasama-sama sa pananalangin. Yun po yun. Tingnan nyo po yun. Tingnan nyo na lamang po yun sa aklat ng mga gawa, chapter 12 verse 5 hanggang 12 po ninyo makikita yun. At ang sumunod po, katulad ni Apostol Pablo, marami sa kanyang sulat na nagsasabi ng kanyang panalangin. Ano po, makikita nyo po yun sa Romans chapter 1 verse 9 hanggang 10. Ano po ang sabi sa Roma? Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 9, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I mention you." Ayan po. Lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. So, yan po yung sinasabi ni Pablo. Ano po? Kaya, bilang tayo yung mga anak ng Diyos, bilang tayo yung mga Kristiyano, responsibilidad po natin ang manalangin. Responsibilidad po natin na ipanalangin natin ang sarili sa mga nanay, sa mga magulang. Responsibilidad mo na ipanalangin mo, nanay, ang kapakanan at kaligtasan ng iyong mga anak. Uulitin ko po, mga nanay, baka naman atin-atin lang tayo sa church, punta-punta lang tayo sa church. Doon lang po tayo nagpipray, pero sa personal nating panalangin ay hindi nadadala ang panalangin para sa sariling mga anak, sa sariling pamilya, sa sariling sambahayan. Muli po paalala, mga nanay, kayo ang nauunang makakilala sa Diyos. Kung ang mga tatay naman ay nakakakilala na rin sa Diyos, kayong mga magulang ang may higit na may responsibilidad na ipanalangin ang kinabukasan ng inyong mga anak upang sila ay gabayan. Baka naman pangalan ka lang nananay, pero ang mga panalangin mo ay hindi mo itinutuon sa iyong mga anak. Tandaan na ang lahat ng bagay na ito na ating ginagawa dito sa lupa ay ipagsusulit natin ito sa Diyos sa tamang panahon. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay dumudulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ito lamang ang ating sandata upang maging panlaban sa lahat ng mga dumarating na pagsubok sa ating mga buhay. Tandaan po natin na nasa paligid lang natin ang espiritu ng Diablo upang tayo ay tuksuhin, upang tayo ay subukin kung hanggang saan ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Subalit, ang panalangin po lamang ng
bawat isa sa atin ang ating magiging matibay na pananggalang sa lahat ng mga pagsubok na ito na dumarating sa ating mga buhay. Kaya nga't malimutan na natin ang lahat, wag lamang po ang ating panalangin. Kung maaari nga lamang po sana ang panalangin nating personal sa sarili nating kwarto, sa sarili nating bahay, nananalangin tayo ng personal, haba-habaan mo, damihan mo yung ipapanalangin mo. Ano po? Kung tutuusin, marami ka pong ipapanalangin sa iyong personal na buhay. Ang una, ang personal na buhay mo na kailangan maging matatag ka. Ang pangalawa ay yung mga anak mo ay dapat mong ipanalangin. Ano po? Naingatan at samahan sila lagi ng Diyos. Iligtas sila. Ang iyong mga apo, ano po, ang dapat na inilalagay mo rin sa mga panalangin mo, sa iyong personal na panalangin. Ano pa po, ang mga kamag-anak mo, ang mga kapatid mo sa laman, ang mga kapatid mo sa espiritu, ay dapat mo rin pong ipanalangin at ang lahat ng mga kamag-anak mo. Ano po, responsibilidad po natin yon. At saka po natin ipapanalangin yung bansa at yung lahat ng ating mga manggagawa ay dapat din po natin ipanalangin. Yun ay dadalhin mo sa iyong personal na pananalangin. Ano po? So sa hapong ito, ang ating panalangin ay iilan lamang po ano po yung ating ipapanalangin. Ang priority po natin ipinapanalangin ay ang mga nanunood sapagkat sila ay nagbigay ng oras at panahon upang ang programang ito ay panuurin at makisama sa pananalangin. At ang ipapanalangin po natin ay ang ating bansa, ang ating Pangulo, ang lahat ng nanunungkulan sa bansa, ang mga frontliners, sapagkat alam naman po natin na magpahanggang sa ngayon ay naririyan pa rin po ang epidemya na hindi pa rin po naaalis. So, yun po ang dapat natin ipanalangin. Kaya sa hapong ito, hinihingi ko ang bawat isa na lahat po tayo ay yumuko at sama-sama po tayong manalangin. Muli po, aming Ama, ay patuloy kaming dumudulog sa iyong kabanal-banalang paanan upang muling ilagay sa iyong makapangyarihang kamay ang lahat po ng aming mga dalangin. O Diyos, sa mga oras pong ito, hayaan mo na ilagay po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming bansa. Mahabag po kayo, aming Ama, sa bansang Pilipinas. Tulungan mo po, Diyos, ang bansang ito na patuloy naming dinadalangin na maibalik na po sa normal ang takbo ng bansang ito, aming Ama. Tulungan mo po, kahabagan mo po ang aming bansa, aming Diyos. At patuloy po naming dinadalangin sa iyo, aming Ama, ang lahat ng nanunungkulan sa aming bansa. Magmula po sa barangay, aming Ama, at hanggang sa kataas-taasang nanunungkulan, O Lord God, hanggang sa aming Vice Presidente. O Diyos, hawakan mo na makapangyarihan mong kamay ang lahat ng nanunungkulan sa aming bansa. Tulungan mo po sila, hubugin mo po nawa ang kanilang mga puso na magkaroon po sila ng isang tunay na pananalig at pananampalataya sa iyo upang ipagkatiwala nila ang bansang ito sa iyong makapangyarihang kamay. Tulungan mo po ang lahat ng namiminuno, aming Ama, lalong-lalo na po, O Diyos, ang aming Pangulo. Ang Pangulo ng bansang ito na si Pangulong Duterte, O Lord God. At aming Diyos, hawakan mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Patuloy mo lamang po siyang ingatan. Patuloy mo pong gabayan ang aming presidente, O Lord, ng bansang ito. Hayaan mo po, Diyos, na ang kalusugan at kalakasan lamang ng kanyang pangangatawan ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya upang patuloy na mapangunahan niya ang bansang ito ng naaayon sa iyong kalooban. Aming Diyos, tulungan mo ang aming Pangulo. Ingatan mo po siya at patuloy mong idaloy ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo upang mapagpatuloy niya, aming Ama, na mapangunahan ang bansang ito ng naaayon sa iyong kalooban. O Diyos, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan at dinadalangin din po namin sa iyo ang lahat ng mga frontliners.
ang mga doctors, ang mga nurses at ang lahat ng mga nanunungkulan sa bawat ospital. Tulungan mo po sila, proteksyonan mo po sila ng iyong banal na dugo, aming Ama. Ilayo mo po sila sa anumang sakit at karamdaman, lalo na sa mga sakit na lumalaganap sa panahong ito, upang magpagpatuloy po silang manalbihan sa bawat mamamayan. Aming Diyos, hayaan mo na patuloy lamang ng makapangyarihan mong kamay ang ilagay mo po sa mga doctors namin, sa mga nurses, O Lord God. Pinupuri ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan, dinadalangin din po namin sa iyo ang aming mga kapulisan, ang aming makakasundaluhan, na kung saan ay patuloy na nagsasakripisyo upang mapayapa ang aming bayan, ang aming bansa. Proteksyonan mo po, O Diyos, ang lahat ng mga kapulisan, ang lahat ng mga kasundaluhan, aming Ama, upang patuloy po kami, aming Diyos, na kumilos po sila ng naaayon sa iyong kalooban. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, aming Ama, na patuloy po silang makapanilbihan sa iyo ng maayos, tapat sa kanilang tungkulin, at patuloy na naninilbihan ng wasto sa bansang ito. Pinupuri ka namin, Ama, maging kanilang pamilya. Ingatan mo rin po at samahan at patuloy mo rin po silang pagpalain. Aming Ama, maraming salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. At sa mga oras pong ito, aming Ama, dinadalangin ko po sa iyo, O Diyos, ang aming iglesia sa GMA, O Lord, ang OBCI-GMA na kung saan ay patuloy po kaming dumudulog sa iyo. Ipagkaloob mo po ang mga instrumento na aming kakailanganin upang patuloy ka naming mapapurihan ng maayos at wasto, aming Ama. Maging ang building na aming kakailanganin, magbukas po kayo ng durungawa ng langit upang ipagkaloob mo po ang aming mga kahilingan na makapagpasimula ng makapagtayo ng iyong bahay-sambahan, ang GMA o BCI, O God. Pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sapagkat ang lahat ng ito ay alam namin na ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. At O Diyos, sa mga oras pong ito ay ikaw ang nakakakita sa lahat ng nandiyan na nanonood, aming Ama. Tulungan mo po sila, ingatan mo po sila, aming Ama. Hayaan mo, O Diyos, na ang lahat ng member ng GMA o BCI, dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan, dampian mo po sila ng iyong kaluwalhatian. Patuloy na ipadama mo sa bawat isa sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. Lalo na po, Ama, Sister Elsa Agustin, aming Diyos, Sister Evelyn, O Lord God, Sister Feli, Sister Lydia, Sister Marie, at ang iba pang mga kapatiran na hindi ko man sila nabanggit, subalit ikaw ang nakakakita sa kanila. Si Ma'am Bigo, aming Diyos, Sister Jo, O Lord God, ay patuloy mo po silang samahan, patuloy mo pong ingatan ang lahat ng mga members, lahat ng mga elders, at lahat ng mga youth, ay tulungan mo, samahan mo po sila at gabayan, patuloy mo pong pagpalain, at patuloy mo pong ipagkaloob ang desire ng kanilang mga puso, aming Ama. At O Diyos, dinadalangin din po namin sa iyo sa mga oras na to ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa. Sister Lloyda Silva, Sister Mila Silva, Sister Pichi Layos, Sister Marichelle Fox at Sister Jo Loan, aking Diyos. Samahan mo po sila. Hangahayaan mo na ang makapangyarihan mong kamay ang patuloy na makita sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila, balutin mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian ang bawat isang pamilya, ang bawat pangalan na aking nabanggit sa iyo na nasa ibang bansa, O Diyos. Tulungan mo sila, ingatan mo sila, maging akani-kanilang pamilya, maging akani-kanilang sambahayan. Patuloy lamang na ang walang hanggang biyaya at pagpapala ang siyang patuloy na ipagkaloob mo sa mga kapatid kong ito. Na bagaman sila ay nasa ibang lugar, bagaman sila ay nasa ibang bansa, subalit iisa kaming Diyos, iisa kang Diyos na aming sinasamba at sinasampalatayanan. Ama, pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. At sa mga oras pong ito,
Dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng nagbigay ng oras upang ikaw ay mapanood sa hapon ito, makisama sa aming panalangin. Naririyan po aming Ama, Sister Bibi Portuguese, O Lord, na hindi ko man nabanggit kanina, subalit nakikita mo na nandiyan siya. At ang iba pa po, O Lord God, na nandiyan, nakatunghay at nanunood sa mga oras na ito, sa aming panalangin sa iyo, sa aming pagbahagi ng iyong mga salita, hawakan mo po sila ng makapangyarihan mong kamay. Lahat ng nanonood at ang makakapanood pa nito ang magbibigay ng oras upang ito ay patuloy na panoorin at pakinggan. Dampian mo sila ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Patuloy lamang na makita sa kanilang mga buhay ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Pagpalain mo po sila, ipaunawa mo po sa kanilang lahat, aming Ama, na ang mga oras na ibinibigay nila sa iyo kailanman ay hindi ito mawawala ng kabuluhan. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming manlilikha na siyang patuloy na kumikilos at gumagalaw sa puso ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin, aming Ama. Patuloy ka po namin pinasasalamatan, aming Diyos. At sa mga oras pong ito, hayaan mo na patuloy po namin ang kinin ang iyong pagkilos, patuloy po namin ang kinin ang iyong galaw. Maging ang lahat, O Diyos, ng mga sakit at karamdaman, idaloy mo po sa kanila ang iyong kagalingan, lalo na po sa mga nakatunghay sa mga oras na to. Dampian mo sila ng iyong kaluwalhatian upang pagalingin, O Diyos, at maramdaman nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka po namin, maging ang mga nanghihina, palakasin mo po sila, aming Diyos. Tulungan mo po sila, Ama. Hayaan mo na ilagay namin sa makapangyarihan mong kamay ang lahat ng aming mga panalangin at nananampalataya kami na ang lahat ng ito ay patuloy mo pong tutugunin at aabutin ng iyong kapangyarihan. O Diyos, patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka namin pinasasalamatan sapagkat ikaw ang nangako na kung tatawag kami sa iyo, kami yung sasagutin at ipahayag mo sa amin ang mga bagay na mahiwaga na hindi mauunawaan. O Lord, maraming salamat at ikaw rin ang may sabi na wala kung mahirap sa tao, sa iyo ay walang imposible. Ikaw rin po, O Diyos, ang may sabi na anuman ang hingin namin sa panalangin, ang kinin namin, ito'y natanggap na namin at ito nga ay mapapa sa amin. Aming Ama, maraming salamat po sa katugunan sa aming mga kahilingan. Hayaan mo na ilagay namin ito sa iyong makapangyarihang kamay at ang bawat isa ay patuloy mo ramang pong pagpalain, ingatan, samahan, gabayan at patnubayan at ang tagumpay ang patuloy mo pong ipagkaloob at ang lahat ng kahilingan na kanilang mga puso ay ipagkaloob mo po, O Diyos, sa bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ayan, Sister Rosemary Borromeo, Sister Marichel Buna. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang dalangin ko po ay kasama na kayo. At kung sino pa po yung iba na hindi ko nakita, subalit nanood, kasama ko po kayo lagi sa aking mga panalangin. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat. God bless po.